Magandang umaga at ang halo ang gabi mga kapatid! Meron tayong magandang balita para sa inyo mga kapatid. At syempre para sa akin na din. Woohoo! Alam nyo, isang taon na akong nag-vlog. Yes, isang taon na. And sige na nga, sabihin ko na. Boys, girls, mga kapatid, mga peace. Monetize na po tayo. Woo! Kahapon lang lumabas yung magandang balita na ang channel po natin ay monetized na po. Yes! Woohoo! Palakpakan po mga kapatid! Ang tagal po natin inantay yan. Oo. Ang tagal natin inantay yan, syempre, nag-start talaga ako mag-vlog dahil gusto ko lang maidokumento lahat ng mga gusto kong gawin. Noong una, gusto ko lang mag-trip, no? I-record lahat ng mga ginagawa ko. Para pagtanda ko, meron akong mga makikita na, uy, nagawa ko pala to dati, o ginawa ko pala to, mga ganung bagay. And then later on, I found out na pwede palang kumita sa ano sa YouTube, no? Hindi tayo ipokrito, no? Hindi tayo ipokrito, no? Siyempre, gusto rin natin kumita. Yung iba kasi sinasabi, hindi, ano lang to, trip-trip lang to. Kung trip-trip lang to, eh, dapat din yung in-apply ng monetization, di ba? Ako, hindi tayo ipokrito. Siyempre, gusto rin natin kumita sa kahit na anong paraan, basta malinis, di ba, at maayos. So, inaral kong mabuti, nung nalaman ko na pwede kang kumita sa YouTube, inaral ko kung paano. So, kailangan pala talagang ma-reach natin ang 1,000 subscribers at yung 4,000 watch hours. No? Sa tulong at paniniwala ninyo sa akin at sa suporta nyo sa akin sa channel ko, kahit na alam ko nabubore kayo sa akin, na naabot natin yon mga boss, mga sir, mga kapatid, mga kapis. Woohoo! At dahil dyan, maraming hugs and kisses sa inyong lahat. Maraming salamat mula sa aking puso. Naabot po natin yung required subscriber number at required watch hours, no? Maraming salamat sa inyo. Of course, kay Direk Daniel Palacio, maraming salamat sa iyo sa iyong pag-guide sa akin kung paano natin maabot ang required number of subscribers and required watch hours. Maraming salamat sa iyong guidance, Direk Daniel Palacio. Gusto ko rin pasalamatan yung mga kaibigan natin sa Kalaw Soldiers. Yes! Mga kapatid ko sa Kalaw Soldiers, maraming salamat sa suporta nyo. Lalong-lalo na, ito si Julius Garcia. Kasi every time daw na nagpa-pop up yung bagong video ko, talagang pinanonood niya. Maraming salamat sa iyo, Sir Julius. At syempre sa mga kapatid din natin sa COC or yung Corolla Owners Club Team Las Piñas, maraming salamat sa inyo. Love na love ko kayo. Sana makapag TG na uli tayo. Syempre mga kabatch ko sa St. Francis 96 batch, no, or batch 96. Maraming salamat sa inyo mga kapatid. Hindi dahil sa mga suporta nyo, yes, hindi natin mararating yung mga number of subscribers at watch hours. Please, patuloy lang kayong sumuporta sa akin at patuloy akong gagawa ng mga vlogs na somehow itatutuwa nyo naman. Gagawin ko ang aking makakaya, sa abot ng aking makakaya, na ma-entertain ko kayo. Woohoo! Maraming salamat sa inyong lahat. Sa mga kaopisina ko, maraming salamat din po sa suporta nyo. At doon sa mga hindi ko kakilala pero nag-subscribe at nanonood ng mga ng videos ko, maraming salamat sa inyo. Alam nyo, sabi nga nung may kasabihan nga eh, yung susuporta sa iyo eh yun pa yung hindi mo talaga kilala, no? So kaya kung sino ka man po at kung sino man po kayo,
sana balang araw makilala ko kayo. At yes, ito po ang simula ng ating journey together sa channel ko. Yes, maraming salamat. Kahapon, nasa Manila ako. Siyempre alam naman ninyo, nagtatrabaho ko, field work ang trabaho ko. At habang inaantay ko yung nilalakad kong dokumento, minabuti kong silipin yung cellphone ko, yung status ng aking application for monetization. And to my surprise, I was approved. No? Pagbukas ko ng email ko, congratulations kagad ang bumungad sa akin. Kaya naman, tuwan-tuwa ako. Eh, doon sa area na pinuntahan ko kahapon, medyo maraming tao at bawal lang maingay. So hindi ko alam kung paano kong i-express yung kasiyahan ko. Hindi ako makasigaw, hindi ako maka... So una kong tinawagan, asawa ko. Eh yung asawa ko pumunta sa Alabang, naiwan naman niya yung cellphone niya. Ang sumagot, yung pamangkin ko. Yun na nga, nakita ko, congratulations kagad, email ng YouTube. Agad-agad kong binuksan sa cellphone ko yung YouTube channel ko at tinesting ko kung, kasi hindi ako makapaniwala eh. Tinesting ko yung mga videos ko kung mamamonetize siya. Nung tinesting ko siya, voila! Automatic nag-monetize yung ibang video. Okay, yung ibang video. Hindi pa rin ako makapaniwala. Minessage ko yung office mate ko, yung kuya ko. And eventually, nag-message siya kay yung asawa ko. No, nakuha niya yung cellphone niya. Sinabihan ko sila, pwede bang panoorin yung video ko? Pakitingnan niya kung mayroon ng ads. Aba, hindi pa rin ako makapaniwala. yung katabi ko doon sa Manila, habang yung kasamayan ko nag-aantay doon. Sa sobrang tuwa ko at sa sobrang hindi ako makapaniwala, sinabihan ko siya, sir, baka pwede mong panoorin tong video na to, ganyan. So, nag-login siya, and at the same time, sabi ko mag-subscribe na rin siya. Ayun, nakita ko, habang hawak niya yung cellphone niya, may ads na lumabas. So, officially, we are monetized, mga kapatid. Again, gusto kong magpasalamat sa inyong lahat. Lahat. No? Pero, baka magulat kayo, no? Yung ibang videos ko, wala pang ads. Kasi unang-una, tinignan ko kasi kagabi pag uwi ko. Yung ibang videos, wala pang ads. Kasi sabi nila, nag-research din ako sa YouTube, tinignan ko yung mga videos doon, nag-search ako. Sabi nila, hindi daw basta-basta kaagad naglalagay ng ads si YouTube. Kasi syempre, kahit na monetize ka na, re-review pa rin niya yung videos mo kung karapat dapat man lagyan ng ads. Yung iba kasi, syempre, titingnan nila kung okay ba itong lagyan ng ads, kung marami pang manonood sa video na yon. Kapag nakita nilang okay yon, saka nila lalagyan ng ads yon. At sila ang automatically, sila naglalagay kung saan at kung kailan magpa-pop yung ad na yon, no? Tapos, meron din tayo mga videos na bago magsimula yung video lalabas na yung ads, no? Meron din mga ads na sa kalagitnaan or sa bandang huli na lalabas yung ads. Kaya naman, mga kapatid, mga kapis, ako po ay nakikiusap sa inyo. Kung kayo po ay manonood at talagang tuluyan nyo akong susuportahan, sagarin na po ninyo ang suporta ninyo. Maari po ba ako'y makikiusap sa inyo na tuwing kayo po ay manonood ng aking videos, pwede po bang huwag tayong mag-skip ng ad? Sandali lang naman po yun eh. Kasi dahil po doon, malaking tulong po yun sa atin para patuloy tayo makagawa ng mga videos. No, videos na ating magagawa. Yun. Mga kapatid, kapis, gusto ko na rin kunin yung pagkakataon na to para ipaliwanag kung tungkol saan talaga ang channel ko, no? Okay, so explain ko lang, no? Kasi baka mamaya, yung iba kasi dyan, iniisip more on motovlogging tayo. Yung iba, baka iniisip more on
daily update. No? Okay. Again, yung channel ko or yung mga videos ko, ginawa ko siya, in-upload, ina-upload ko siya noon, hindi para, alam mo yun, hindi ko alam na pwedeng kumita sa YouTube. No? Last year, nagsimula ako last year. Again, kagaya ng sabi ko kanina, gusto ko na pagtanda ko, meron akong balik tanaw na mapapanood, di ba? Ay, napuntahan ko to, nagawa ko to. Yon. Kaya naman, ginawa ko yon. Later on, late last year din, natukasan ko at nalaman ko na, ayun, pwede palang kumita sa YouTube, no? Ngayon, ang ating channel, kung mapapansin nyo, meron tayong motovlogging, meron tayong adventure, meron tayong pampamilya, meron nga dyan yung pang-sports. Hindi na pang-sports, pang-pamilya pa. Diba? Kasi, ito yung mga ginagawa ko sa pang-araw-araw ko at ito yung mga bagay-bagay na nangyayari sa buhay ko. Kasi nga, diba? Gusto kong idokumento yung mga importanteng bagay sa buhay ko. At syempre, nakikita nyo may DIY, diba? So, yung mga DIY niyo, gusto kong i-share din sa inyo. Gusto ba? O, yun. So, nagkataon lang na ang pangalan ng channel ko ay Moto Uwido. Okay. So, yun nga, dahil doon sa pangalan na yun, iniisip ng karamihan, puro moto vlogging ang ating channel, which is kasama lang yun. Ang moto vlogging ay isang parte lang ng channel natin. Okay? Bakit ba kasi Moto Uwido ang ating pangalan ng channel? Alam niyo po, originally, dapat ang pangalan ng channel ko is Mr. Uwido. No? Mr. Uwido. Uwido stands for learning something on your own. So, hindi ito yung meron kang formal na training, di ba? Hindi ito yung mga formal na nagkaroon ka ng pag-aaral sa isang bagay para lang malaman mo, ganon. Kundi, ito ay inaral mo ng sarili mo. Diba? Yung isang bagay, inaral mo ng sarili mo. Kaya naman, naging uwido. Ako, I'm a very curious person sa maraming bagay, no? So ako, madalas, nire-research ko kung paano gumagana ang isang bagay. Halimbawa, ang makina, kung paano ba talaga siya nag-run, mga ganun. So kaya uwido. No? Kaya uwido ang naging pangalan ng channel. Moto. Yan, moto. Bakit naging moto yung umpisa? Kasi nga naman po, mahilig ako sa motor. Kaya naging Moto Uwido. Tapos yung logo ko, scooter pa, di ba? Siguro kasi dahil mostly ng vlog natin is related to motorcycle and not only motorcycle, sa kotse din, no? Kasi minsan nagdi-DIY din tayo tungkol sa kotse. So, yun po, hindi po tayo purely motor vlogging. We can always talk anything under the sun, di ba? Share information. Kumbaga, kung ano yung nalalaman mo, i-share natin. Di po ba? Sana patuloy po kayong sumuporta sa akin. At nang sa ganun, patuloy pa rin tayong makagawa ng mga content na ating pwedeng i-share sa inyo. Whether motovlogging, adventure, family matters, DIY, yan. Maraming salamat uli mula sa puso ko. Sana huwag kayong magsawang sumuporta sa akin. Huwag kayong magsawang manood sa ating channel. Shoutout nga pala kay Miss Lorica, no? Lorica Bahar, siya ay aking office mate. Isa siya sa mga madalas manood ng mga videos ko. Imagine nyo, hindi naman talaga siya mahilig sa pagbumotor, pero pinanonood niya yung videos ko dahil nakasuporta siya. Maraming salamat sa'yo and shoutout sa'yo. Shoutout din syempre sa aking may bahay. Siya ang talagang number one fan ko. Number one supporter ko. At syempre, number one na nagmamahal. Yeah! And of course, syempre, huwag natin kakalimutan, maraming salamat kay Lord. No? Dahil, kung hindi dahil sa kanya, nako, wala na. Kasi alam nyo, dumating sa point na parang na-frustrate ako, muntik na akong mag-give up na ayoko na mag-vlog. No? Kaya yun, maraming salamat po Lord sa lahat-lahat, sa guidance mo, at syempre,
for keeping us safe. Pasensya na rin pala kayo, no? Pasensya na rin po. Ngayon lang ako uli nakagawa ng vlog. Kasi nga, hindi naging madali actually yung pag-apply ko ng monetization. Kaya, medyo natagalan tayo bago gumawa uli ng bagong video. In fact, eto na, video ko uli simula nung last video ko. Maraming salamat. Alam nyo, walang katapusang pasasalamat sa inyong lahat. Please, don't forget to hit like, share, and subscribe to my channel. Click the bell button. Uy, napipiyok-piyok pa ako sa sobrang excited. Click the bell button para naman mas ma-update kayo sa ating mga video. Magandang umaga, tanghali o gabi. Ako nung oras man ninyo pinanonood ang video na to. Ako si Papa T, nagsasabing maraming salamat and God bless everyone!